Want to know the latest happenings in the city? Well, now's your chance to be informed while being entertained. The newest talk show of the city for the people is here. Chatbalogan, hosted by Miss Mai, Dwayne, Mikey, and Joed. Tune in to Chatbalogan every Mondays, Wednesdays, and Fridays, 5:30 to 7 p.m. Channel 7 of Decobeam Cable TV. Catch us on Facebook too, because we'll be streaming live through Star Radio's page and through our official Facebook fan page. Participate in our games and get a chance to win awesome prizes. Chatbalogan, kana, istorya kita. Sa ang mga natatabuyan na Chatbalogan ka na, istorya kita. Maupay ang ulog, Chatbalogan ang sini, ang pinakabago nga nag-usahan na talk show a syudad. Hangkat Balogan, inian, Chatbalogan ka na, istorya kita. Ako ang iyong kachag, Dwayne. Ako hi Mikey, maupay nga kulob ha mga nagkikita ha aton niya na live via Leopard's Cable TV Channel 4 nga Decobeam Channel 7. Lahat, ini naman, at your service, Myra. Maupay nga kulob, ngayon mga namamati yan na mga oras, dito ha 106.1 Star Radio MS FM 105.3 and of course, Action Radio Balogan City. Yes, and live gayapon kita yan na ha Facebook via Star Radio Facebook page. Nga ano ha aton Chatbalogan official Facebook account. Kamusta ka mga tanan? Bago na liwat ano nga edisyon para han aton programa yan nga gabi. Nga bago syempre nga informasyon ang aton bababaruan tonight. Yes, that is right to it. Yan ang nagabi mga focus naman kita ha pag-uro istorya online classes. Ano-ano ang mga advantages hini ha mga estudyante and syempre ano-ano ang mga challenges hini para ha mga teachers nga para gihapon ha ating mga parents. Syempre may ano na ka na no ginimbitahan niya ng mga eksperto hini nga buta nga makakapag-explain ha aton kung ano-ano yung hini hira. Ayun, na-correct na po direct. Yes. Pero before kita kumanto ha, aton sunod nga chika, kamusta anay ang aton first live episode. Ano ang aton experience? Ha? Funny! Fun! Enjoyable! Informative para ha aton, diba? Ngayon ka kaiba syempre. This is actually the first talk show for a while. Di niya syudad ang Chatbalogan, diba? So, it was like refreshing, but at the same time challenging kihapon. Dara kay Marco naman technology yan ang panahon, di ba? Yes, that's right, Miss Myra. Karang ko na yung mabaruan ang thoughts ni Ate Mikey. Ate? Ate, Miss Myra. Kuray na ko, nakita yan na. Bulgaray na kita yan na. Last episode, ano mga kachat, gintawag ako niya Kuya Dre. Ay, grabe ka man, Tito. Tito na yan, ha? Tito, kaya bay naman lola na ako. Okay na po ito, Chan. Experience during our first live. Siyempre mga kurulba kay first naton nga live nga nan aton guest si Mayor Pagudayon. Correct. So tanan kita nararatol bati-batian ha Leopards nga Decobeam. Dosan sa nakapag live. Diba? So actually Mikey para nga nan waray makakatch sa aton dito ha tong episode ada kita yun na ha YouTube and of course ada gihapon ng Facebook live nga iba pa nga mga platforms dito ang aton paghihapon programa. Uy, by the way, karagkato ni acknowledge si Mom Pilar. Hi! Dito yun yung mga TV screen at the point here, that's a sign language. This is of course, an aton responsiveness. Yes. Nagahan request sa aton mga friends sa PWDs na maintindihan na maliwat nera. Correct. Kung ano ba ang Chatbalogan. And that is inclusivity. Correct. Then para mas maka-story lahat nato nira, ma-include nira, oh, di ba, gin-define ko na ni Kusin. Tinuray ko na. Ngayon, kung napapausan natin mga live viewers, yan na, ano nga na mamati kay ano kulang kita usa, that is Joanne. Adi po yan. Parang, may ganap ni Joanne. Oh, may ganap ni Joanne.
dala niya ganap, so wala niya pakakasulod ha ato ni intro. Pero niya, ikikitaan nato niya. Don't worry, nadam na nga fans. May fans na niya. Really? Juedsters? Juedsters na niya. Tapos pinagtawanan. Anyway, mga Chatbaloganos, di dala ka mo ha? Kaya pagbalik natin, makikilala naman natin itong exciting liwan natin. Exciting, beautiful, and yes. Beautiful. Kedua yun na, beautiful. Oo, oh, beautiful guests. Beautiful guests. Beautiful guests. Prettiest. Yes. Brains and beauties. Yes. Yes. Nga mga ka-chats, para ito niya, nangagapin natin niya edition, episode 2, Han, Chatbalogan, kana! Istorya kita! Want to know the latest happenings in the city? Well, now's your chance to be informed while being entertained. The newest talk show of the city for the people is here. Chatbalogan, hosted by Ms. Mai, Dwayne, Mikey, and Joed. Tune in to Chatbalogan every Mondays, Wednesdays, and Fridays, 5:30 to 7 p.m., Channel 7 of Decobeam Cable TV. Catch us on Facebook too, because we'll be streaming live through Star Radio's page and through our official Facebook fan page. Participate in our games and get a chance to win awesome prizes! Chatbalogan, kana, istorya kita! Kung maipasamok ka, pagkikusa ang mga natatabuyan na Chatbalogan ka na, istorya kita. Nakaupod na ito na atong launching ni Mayor Dexter Cuingan. Dito pala, na istoryahan na natin kung paano ma-i-deliver ano nga ito na mga estudyante ang ira mga pag-aragman tungkol kay sarado pa man gudyan na ang atong mga eskulahan dito pero itutugutan ano pagpasingat ito. So, yan na, mapapadayon natin ang atong topic ito. Yung ano nga, imbabasaran natin na ito nga topic natin with Mayor. Nga kaupod natin yan na ang atong mga kachat ng mga kasturya pa natin mahiunuhan DepEd's distance learning system and the role of parents in the process of radio or TV and online classes, Ms. Myra. That's right, Dwayne. Actually, talagang very relevant, significant, na talaga issue ng bayan iniya na, in fact, din ang atong interview, han launching nato at han hininga program, naging usahan mga gin-light nga topics and online yes. classes nga na-mention natin kan Mayor Dexter Uy. Mm-hmm. Kasi yung Mayor Dexter Uy is nito online classes now. Yeah. Haiyan Law School, diba? Online na mga tanira ginagamit. And this is very timely, mga friends. Maram kita, nga damo ito natin mga ka-chats, mga Chatbaloganos, nga talaga na mamatiya ato niya nga nagbabantay. Although maram kita nga damo na ang gibuhat, had a city division, kasumpay paghihapon nini, pero syempre kakaibat atong audience. Yes. O, diba? Hindi maliuntas! Oo. Kakaiba kasi ang audience, dini paghihapon nito ang Chatbalogan, istorya kita. Sa istoryahan nato ni Nia na nagabi, kaupo nato dito natin mga Chatbaloganas and we have mga kachats! Dito niya na nga edisyon, waray iba kundi ang kanina pang in-describe na naton para medyo ma-curious sira kung iray na naton mga guests. Waray iba kundi rin naton schools division, superintendent, hasyudad ang Chatbalogan, no less than Dr. Marilyn Siao. Hindi naman naman hindi rin pa nakilala, di ba? Yes. Na napag-ihapon, kaupod namin ang Gender Development Council. Ito siya na ng Chatbalogan. Kasugong nato ito ang aton pakipagbisog para ito mga values sa pamilya, kadatag sa aton, mga nanay. Ganun po na ito mga bata, wala iba. Kundi rin nato New Life Church Pastor, Luvel Lapura. Mahupay kagabi, Dr. Siao and Pastor Luvel. Ayan, kaupod na akong kami ng damang salamat ang iyo paghatag in oras. So, kamusta naman? Kamusta ang nanay natin na rano mga kachat? Kamusta Dr. Siao? Ato na kamo yan na barangay payaw. So, hurwara yun na ano. Ngan magkapitbahay na lang po kamo. Oh!
Nanonood ko rin. Alam mo, magkapit-bahay. So, kamusta po? Kamusta being in a new location? Okay, maupay niya gabi, mga ka-chatbalogan. Diba? Okay, so actually, DepEd, baga busy-busy kami yan na because of the preparation na ang hinihingi mo para sa opening ng classes natin. Mm-hmm. So, in fact, ikaw pakakuha among meeting with the PSBSS and tomorrow we want is para sa ating mga school heads ng Pugos na Chatbalogan. Okay. Super busy ang DepEd. Oh, so, super grabe. Pero pagkailan natin, ma'am, kakano ko mag-start in your business? Oh, business. Actually, pag-start ininga COVID, starting last April after we're on ECQ actually, nag-start na kami from pag-prepare. Considering pandemic manggulini, we really anticipated na it will take long. And so, proactively, nag-start kami pag-prepare among level sa division last April pa. Ah, April. Di lang natin na-notice, tungkol kaya rin makita-nakita yung mga teachers group na aadiagawas. Pero in reality, mga kachat, busy nga yan ito na aton aadaha education sector. Tolera ahalo yun, nasuporta kung ano man ito magiging signal ito national government. In fact, sir, what rin ang involved ang mga teachers anay. Diba, nag-i-CC kita, gin-suspend ang klase, diba? So, ang ato mga teachers, purely for 2 months, adahiraha summer vacation group. Only ang atong mga school heads, ang mga public schools district supervisors, and atong mga education program supervisors kung natanan na naa sa division office, iraan talaga visit. Management. Yes. In other words, may level of preparations ka, ma'am. Yes. Kaya nasa i-Dwayne kanina nga, una, baka hindi rin pa kami aware, hindi rin pa public aware. But then again, hirap pa lang nga yan na era level. Nag-start there ang era preparations, right ma'am? Yes po, at our level. And then, the level of involvement na ato mga teachers started last June when they were already allowed nga mag-report na schools. Ah, okay. Oo. So later part na ang community awareness or mas matatawag ba natin yan na nakapag-level ang community awareness yan na? Oh, yes, yes. Mm-hmm. Grabe na talaga na community awareness and focuses ang ating binili mo yan na the fact na ang opening of classes is really nagtikaharanin na. Okay. Meaning, isusuyod na nira Dwayne ang ating mga communities. Diba? Kita ulo nato kung na-touch na nira level of awareness sa community ang ating iba-ibang sectors sa society. Like, for example, hindi naman kita, hand community sector or the church sector. Good afternoon, Ma'am Love. Good afternoon po. Good afternoon. Welcome. Good afternoon, Dwayne. Good afternoon, Mikey, Dr. Shao. Of course, the directors of this program. Your directors, Honorable Stephanie Witan, and every man and woman behind the camera, good evening. And all the viewers and listeners of this program, Chatbalogan. Mopay nga gabi, ha iyong atanan. Yes, ako yung Pastor Lavelle. Pastor, kumusta po ang level of awareness yan na so far based sa yung perception at church level? First and foremost, among organization, and one of the steps that we also did right away na maginhi mo kapitan is mag-launch ni Watin bagan a program. Di rin man yung everyday nga gintagan emphasis, but really to communicate to the community na dako good ang role ng parents kanya na nga situation. Now, of course, as we all know, waray mang good prepared, so to speak, talagang sa fully prepared na situation. But we can always encourage the parents to look at things in a brighter way. Na diri kita anay mabaraka or mawuro. Kay may mga parents talaga nakadiha ko na pisina, naarubulig, na ma'am, talaga ba? Okay ba? Naipa-enroll ako na or damo kasi ko na nagsiling ayaw na laanay. Kaya baka hindi rin maupay pa ipa-enroll yan na. So, ada kami na assist godini ng mga communities, labi na yung mga groups of women nga. Sige, go ahead, you know, amin yung best time nga. Atong doon ipa-enroll atong mga anak, mas makasecure kita han proseso. So, yan na, although diri iya, ato nakasanayan, but
gihimo good nakikita naman in partnership with the DepEd ano, and knowing their steps kapag niya ginhimo, na diri niya magiging mapuri ang mga kag-anak. So pag more of pagdasi, pag-encourage, first and foremost, ipa-enroll good ang mga anak. So may mga sugat kami yung conversations with the groups of women, labi na ang mga mothers, but also of course the fathers as well. Always. Yeah. Pero ano naman po, Pastor Lavali, mo naging reaction na pagbati ni mga magkakamialin sa walini ng sistema. Knowing you as a parent, ano may dakaman kita, may daman kamo, mga kabataan pa nga nanging eskwela. Ano ni mo naging first reaction han bumati ka nun? Ano kapag magkakamialin? Actually, to be honest, Dwayne, naging mixed hiya ng emotions because, again, na nakikita mo na nga hala may iba gud man ini yan ah baga diri gud man ini magdadali-dali nga magkagather ang kabataan. But on other hand, siguro tungod nga ako may mga anak gud man liwat ako ano upat itong atanan duhan na lang adi hadep ed hin ko ang I also was once a homeschool teacher. So and akong one of my first jobs was a homeschool teacher para sa mga bata nga anak ng mga foreigners. Mm-hmm. So na-trained ako sa homeschool teaching. So the concept in itself really bago, pero na-excite ako because also as a pastor, gin-admon kasi namon itong roles ng parents, and one of the most beautiful role of a parent is also being a teacher. Kita good ngayon, makita nato ng principle that we are designed and created as parents to be the first teachers of our own children. Wow. So kita kung bayani mo ito ma-set up ano nga maaram ka, ni mo role teacher ka, tutor ka ni mo kalugarin mo nga anak, you know your children very well more than anyone else, kilala mo imo mga anak. Ako may anak kakambal but they're very opposite in my approach sa era kaduha. But then, i-combine ito ni mo nga mag-homeschooling, ada na set up ini, mag-adi lang kita banay. And so, di ka, nag-start na nakon pag-hinay-hinay, pag-explore, and pag-inquire nga ano daw lang mga possibility. So, ako mismo, naging makupitan nga magsusunod-sunod good ang pamati ko na ng instructions and DepEd through the radio program, di ba? As a peer. My God, Dwayne, mahuhulog ka na ako. Halimutan. I'm so guilty. Nakalit ka ni Pastor Lovell, nakita kay kami, ay sorry, hindi nga pa mga parent, di ba? Kasi magiging parent ka ba? De, joke. Anyway, talaga guilty ako ito. Pag-startan chika nga online classes, medyo ako, feeling ko, affected ako kay, as a parent, di ba, I work, no? Tapos, ang klase pa ko nun ako ng work, diri yung work nga, ma-opisina lang ako, di ba? Parang, kung ako ang tawag ako, direct, kung ako Anytime, yes, 24/7 on call. Oo. Tapos, kung ako ang tawag ito, pay now, study later. Ano ba tawag ito? Pay as you work? Pangyayari, lugar. Oo. Sige na, pagkanya ako. No work, no pay. Ayun, si Mom Shao ang nanalo. Oo, no work, no pay ako eh. So parang, anak ko, most of my time, nakatid talaga ako work. Tapos, pastor, anak ko talaga, mga anak, feeling ko, ang responsibilityhan pag-study nila, nakatid talaga school. Kung medyo kailangan nila tutor, sige go pa-tutor. Pero why ang pagiging on-hand sa era education? Mm-hmm. Oo. Sa ganun, kabagang kanina napapasok. Actually, mapasok na, pero mas pa nga, pag nag-ano ka ba, baka naglalaraw. No point. Pero with that, may question ako kay Ma'am Shao. Mm-hmm. Paano ang level of awareness na ginhatag niyo, walang parwa ako niya parent na medyo nagdududa na akong capacity as to guide the children. Yes. Kaya may nga na akong nakita ng Facebook na bakit pa nga akong nag-enroll? Diba may sunod kasi ito nga, parang memes na nasa rin nga parent niya, pero bakit ako, parang ako student, diba? Kaya nga gusto ba rito, ma'am? In fact, I go back to our level of preparation. Nagtikang itong atanang haamong plano. Ang tinatawag natin yan na Division Emergency Roadmap. Ginbuo namun anay ini, or tinatawag another term for it, is the Learning Continuity Plan. Asya,
part iton hapaplano ang community awareness na amon ihimuon para ma-confident ang tanan ang lahat ng mga parents. And so, as to community awareness part of it, so we're doing this using many platforms. So, una, of course, gintikangan namon haamon mga pitad kung paano i-enroll ang mga bata. Again, in those modalities nga amon din advocate kadamhan, ginggamit namon ang printed materials, ginggamit namon ang mga non-printed like Facebook, like Text Brigade, like mga video advocacies, instructional videos, and of course, most of all, nagpasalamat good kami kay part ini ada ang Star Radio nga gi-sponsor haaton city government kundi gin-launch namon last July 1 ang pinatawag naton nga Educat Balogan Bayanihans na nagkaada kita it 2 hours nga program ha radio para i-advocate, i-inform ang lahat about what's going on, anong mga preparations ng DepEd nga binihimo, at saka binibigay natin lahat ng information sa lahat ng mga parents, ng mga bata ang natanan, nga maka-access sa radio para ma-prepare nila, and of course, to give their full trust sa amon, pari-enroll ang ilang mga anak. Tama po, Dr. Shell. And speaking of the part of the LGU, what else did the LGU took part? Kadamugod. And we acknowledge the big role of the city government of Catbalogan through Honorable Dexter Uy, implementation niya na, which is really very challenging yan pa. So first, balik ako, with our learning continuity plan, of course, we conceptualized everything as to how we would deliver this distance learning kay bawal man ang face-to-face. And so what we did, of course, is to let them have buy-in on our plan. So in present ni naton, una, a local school board chaired by Honorable Dexter Uy, our mayor. So with that, napag-present namon, na-convince naton ni mayor as to mga plano naton on how we would deliver distance learning. So, again, discuss ko ang aton modular distance learning, which will be either through printed, itong mga modules, i-print naton, or ang mga estudyante na may mga gadgets, so pwede nga digital offline. Waray kita nag-mention it online learning because through survey, napuhagod naton na ang data na makaka-access lang may capacity sa online learning is only 1% sa elementary and only 2% in the secondary. So with that, baga ma-frustrate lang kita ha atong mga efforts if we insist on that. Although, that's the latest, that's the best thing sana. But again, we must accept the reality. The data shows na hindi siya kakasa sa Catbalogan. And so, we thought of having it through radio-based instruction, for radio klase. The question is, ang among resources. Considering ang DepEd, we have only very limited resources. So that time, maray pa man natin makuha ang aton aid from central office. So we only depend on our MOOP. And of course, so na-convince nato ni Mayor, with of course, nagpasalamat ko na ako ni Mayor Steph, ni Ma'am Steph. Kay talaga, iya ko ng dako nga spokesperson namon ha council para makakuha kami pundo. So, ginawa namon nga gusto unta namon nga magkaroon ng radio station actually. That ambitious ko ang step namon gin-propose na pwede ba kami magkaroon ng sarili naming radio station.
But then again, nagpakianak kita ang mga friends, mga connections, dapong good nga funds ang kailangan. Okay. Until we did canvas sa atong mga radio station sa Chatbalogan, and we really cannot afford. In fact, nagpala kami okay, pwede na siguro mga 2 hours a day or 5 hours a week, mga sugal. But then again, Chatbalogan, city government doesn't settle for less. Na-amaze good ako, overwhelmed good ako pag-propose ko nga, ma'am, atong palit, palitun, tama ba ma'am? Palitun ang Star Radio. Sugad good ang proposal hangga, in which speechless good kami nga tanan ha DepEd nga knowing their support, nga sugad ka strong. So that ginkwa na mo ng mga resources nga kailangan, and again, baga po lang manliwat kung radio based na, pwede ba, there are a lot of lessons na kailangan kung talaga makita ng mga bata. And so, in-propose liwat na kung ang television-based instruction kung kaya ba. And all of this, ginkuha good ng city government, they look for funds para makuha nila ito. That's why it started there na napurma ang atong plano na ginkuha natin ang tulong learning delivery modalities. Mm-hmm. Ang una, ang modular distance learning na kailangan i-reinforce mm-hmm. through radio-based instruction, and kailangan liwat i-reinforce through television-based instruction. Wow. And a lot more ang atong mga steps na binuhat, like capacity building sa atong manpower. Mm-hmm. Knowing that, of course, teachers are used to face-to-face setup. Mm-hmm. Diba? So it's a new thing, strange thing sa mga teachers natin na maging radio anchors, TV hosts, so god, diba? Instant celebrity ang atong mga teachers. And so again, through mom step, yes, po. I came to know Ma'am Myra. Yes, ma'am. And again, nagpapasalamat ako na binuhat talaga ni Ma'am Myra share your talent to really train our teachers. Wow. So, salamat Ma'am Myra. We were able to train the first cluster. We had 120 teachers. And for you to know, we're having another cluster tomorrow. It will start tomorrow. And then next week naliwat, the bang that really di rin makaya at iilan lang ng mga teachers ang magtratrabaho. Yes. And we are very thankful for that. Nga talaga na-propel ang radio-based and television-based because of you. Ayun po, ayun po, good day, Mom. No, that... Ayun po to do it. Question to ask for Pastor Logan, since we are talking about the radio... Ma'am, waray po palitan Star Radio kay kamamahal po ni Ira. Diri po kaya ang loob pag-government. Pero ang sinaruhan ko talaga, i-share nato na natin knowledge and radio broadcasting. Pero at Star Radio, waray po yakapalit kay kamamahal. Yes, that was the first proposal. The first proposal was that, sabi ko nga, we're not ambitious. Yes. Pero because of course, limitations, asya ito nga. Nakaabot na lang mga airtime. Black time. Correct. Black time na lang niya. And then, of course, nagpapasalamat kita ka management, ha? Star Radio. Mm-hmm. Kaya naging bahay na namin, pangalawang bahay ng DepEd, Chatbalogan, ang Star Radio. Kapit bahay. Online. May I say something about this community awareness? And more, I'm also very thankful kan Ma'am Love, kasi again,
she's very instrumental ha, pag-advocate namon ang mga parents like her. In fact, nakahimo kami in video ha, para i-advocate, makakuha ng mga ideas, makahatag kita inputs, enlightenment sa atong mga parents for this new normal as to ano ilang mga roles. Mm-hmm. So makikita nila, gin-post namon kanina, namon, what's this? Advocacy video. Yes. May advocacy videos pa ngayon. May dala, advocacy video. O, oh, diba? Yes, oo. And speaking ano kanina, bali ko nato na akong question kay Bain kung makalimtan niya. For Ma'am Love naman, on your part, as a parent, may na nakita radio and TV-based nga learning, gaano naman siguro ka-prepare ang mga kabataan to work in that approach? Siguro nga parents, ano, madali kay adult naman, madali maintindihan. What about ang mga kabataan? Paano kaya ito haira? Actually, like for example, for my sons, they are junior high school. So, hindi talaga hiraakon nga, Mommy, kalilaw si Manining at tuig, waray manad ako ni Mahibaruan. Mm. So talaga the kids, masaling good kita, very good, tiliwat ni Radahi, masantok nga, sugad niya, anong sitwasyon niya na. Pero I think and I believe na magtitikang ito haatong kaganak eh. Okay. And pag dasig talaga ira nga, ay okay lito anak, burugligan tayo, mm. May nakita Mahibaruan. Gising ako, nasingyangan niya ako, gin-challenge ako ng mga anak, ikaw mami, maaram ka tamang lesson. Bangin, ikaw pandiri, maaram man ang lesson. Which is true, diba? Kita nga kaganak, di na kita maaram ng mga lesson sa datong mga anak, nakaka-challenge mm-hmm. talaga. Pero anak, kung ginulaw na nila ito, sige lang na, kahit isan di ako maaram ng mga lesson, basta adil ako yung sapit, okay na. Importante nga nagagay na. Di mo good. Usa ka butang na siguro aton kinahanglan na, no? Kag-anak, akong nakita, akong self. May nang mga nakag-anak, panamati nga nakita yan na. Una nga tanang is, accept tarun na good naton. Na we are in the new normal. Accept tarun la, kanan diri na natin i-kukontrahon ba ang sitwasyon nga, ayaw, diri, makuri ini. Kaya kung damo na kita mag-isip na makuri, magiging makuri talaga. So after we accept the fact that this is now the modalities, then we proceed to adapting na. Kasi di ba katigangan man lang makuri? Katigangan na lang ito niya, that means that we may start to adapt and then we begin to adjust. Dahil mga adjustments, paghihimuon, mismo nga aton mindset, nga aton self, ang aton mga anak, irabody clock, di ba? You will all agree with me, nga na kung anak na matakulok. Tapos, kumbaga haaga, tulog hira, hagab imata hira. So, the body clock is very different. So, yan na pala, the whole, actually July pala, sabit kasi ako mga anak. Wait, sabit talaga ako. Dirap na, imumorayo, madi ako maaram kung mag-ano. Kasi, kag-anak, karawato natin nga, diligod kita dati ha, mga bagay-bagay. So, we need to get information, we need to learn. Ako mismo, nag-enroll ako. Nagpa-enroll pa ko, maaari ni Dr. Shaw na. Nag-enroll pa ko, ito nga, online webinars for parents. Para masiri nga, pagtutuhan kag-anak, paano pag-iyahan nila mga anak, hindi nga new normal. Talaga, gin-admal nyo. Nari, sugad ako kasabib. So, na, pero, na ako na ito nga, gawas nga mahibaro ako bilang kag-anak, makabulig yun ako ni bang kag-anak na nakaharuhin, kumbaga, advice ni hapon, na ako na pisina, sugad ito. So, dito, good, magtitikang mo lahat nga kag-anak nga. Kung aga mismo ang aton pagkarawathan proseso, we need to admit siguro nga, and learning may nalabuyan na school year, perhaps diri good siguro pareho kadako ang damo the previous school years, pero it does not mean na less valuable year or less important kay aton anaton brilliance anaton pagkabaltok di man dito academics. Siguro this is the year na mas ma-enhance ang emotional intelligence ng mga bata. Mas intelligence yan, di ba? Oo, kasi hanso ng parents eh. So, aga ka nag-guide at yung ang bata nga, iya love language is quality time. Wow, you are there all the time. So, maybe this year, ang atong siguro nakikita, ano nga, ang goals is not just to learn and their academics and subjects, pero it's learning about life. Yes. Nga ada ang parents, o kula balay, nga ada kita nira presensya pala natin dahon na ito nga bumuli ha ira. So, ang pagkarawat han proseso
nga magiging iba yan ang atubig, siguro di da kita magtikang ma. Nga maiiba inihiya, diri inihiya maging masayon, pero diri iwat kinahanglan maging makundi. Okay. Alam mo yun, parang gano'n. Yes. Anong tama po ba talaga ito, di ba? Ang inihiya na nga year, ma-prepare ka na, ma-prepare ang parents, mm-hmm. but at the same time, ang bata, di ba? Di ba? Duha talaga ka mga mag-prepare. My God, di ko talaga yung ma-imagine. Pero, haya na hinay-hinay na natin yan na nabe-visualize. Pero, how do we prepare our kids also, di ba, Pastor? Kasi kanina na, nag-mention ka na, na iba, actually, ang balikla, or even siguran mindset ng kabataan, na lang kailangan eradication. Mm-hmm. It's like, kakano ba nag-start March? Worry na nga maka-finals eh. Yes. Worry na maka-finals eh. Diba? So March, April, medyo August, diba? So, good day, I love them. No. Woo! Hindi na kasi ako eh. Paano po natin ma... paano po naging preparations, hal, atong mga kabataan? Very challenging kasi doing. Kasi mga bata, diba? Attention span ito. Medyo kita nga niya, medyo may edad na grabe na ito attention. So short, di ba? Paano po ito ng mga challenges? Parang naman liwat kita challenges sa radyo. Di daw nga niya, medyo maupay yung process. Oh, di ba? Di ba? Oh, before Dania, how do you prepare the kids on the part of the parents? For me, what I would siguro, usa na formula, hatanan ng pamilya. Uh-huh. So, kada pamilya, may kalugaringon niya dynamics, paano nira, asikasuhon ang setup nira mga anak. Like, for example, na akong mga anak, kung may nakaschedule siguro nga pagpamatihan radio, pag-guided module, mm-hmm. kinahanglan na linggo direto ng particular time na mamamati kami, aada kami sa mga schedule. But I am very open with the flexibility of the process. Ano, ma-flexible kita, diri correct signal nga, susundun ta na, ba, diklakan kabataan, kaya di malat healthy, ano nga. Ikaw, di ba, Dwayne? Diri yes, healthy, po. Ano? So, pero we can always adjust and adapt you at haira nga. Siguro kung an availability ang parent, like ang working mom, ma-end here in 5 o'clock, maybe an 5, 6, 7, 8, 9 in the evening can be a class time. Yeah. So, it's really not the like 8 to 5 nga. Di rin natin pwede ibutang ang atong mind bahan na higaraan nga talaga alas 7 nga to alas 5. But I'm not saying iwat nga di rin matatimprano. But there is an element of flexibility depending mm-hmm. what an age group ang bata. Kahit iba man ang approach, kung preschool ay yung anak, preschool pala, or elementary na grades 1 to 3, iba liwat ang 4 to 5, 6, iba liwat ang junior high, labis na ang senior high. Di ba? Kahit alas makuri na ito pag dictate era, you can never... So, pandang, siguro may element of flexibility, kitaon ang availability ka to parents, sabi na kung may trabaho ang kag-anak. Yes. Kung ano niya time available, yung makatalaga makaguide niya. So, guys, pero nakakabulig liwat nakita ko is, ang magurang mabulig na bangon. Mm-hmm. Kung may magurang na high school, mga ate, kuya, baby, magbantay ang elementary. Mm-hmm. So, guys, ito, ngayon itong oras, ate, ikaw bantay ka, imumang mudha sa ganito. So, kada pamilya may dahil siguro, ano, iba-iba. Dependent situation. Dependent situation. Case to case. Case to case niya. Mm-hmm. Pero, dahil ko talaga gulig, sa ripa natin niya, ang kag-anak mismo adalah aton ang willingness ano nga maka-adjust good ini nga situation kay balikon ko ang kita nga kag-anak kita good and syahan nga magturutuhan aton mga anak. We are the first teachers and we are the first tutors and we are the most influencer good ng aton mga anak. Nabili ko yung ano ni Dr. Shaw kung from a parent like you so ganun na gawas haira di ba? Pero lang kaya ka-percentage sa ganito mga parents, so kailangan mag-campaign pa talaga kita, diba? Opo. Wow! Yeah, true ka. Alright, thank you so much. Nagtiniyam pala kita mga ka-chat, pero damo pa na atong pag-iistoryahan. Yan naman, karayag naman mabatihan ko na ano naman ang epektohan distance learning, ha community nga ng mga parents. Pero kanina gintikangan na ito, balik na lang kita nga tuwan community. Pero sana kita mag-proceed kung sana aning naton ang aton malakat nga ka-chat. Kung kumain niya kanina.
I hope so. How do you enjoy your job adjustment? I'm just another guy who's weird at the second floor of KB Cafe, and it was really gloomy and whatever the adjustment that was looking gloomy and skies, but KB never feels so bright on my day. Para pag-ibutin, mas marasa na yan. Okay, okay naman ang Chatbalogan.
kahapon niya dihaabon and all the lots. And dito na po yung snacks. Thank yes. you so much. First batch pala doon natin mga sponsors. Yes, watch out. So, may napatiyan. Mini, mga pira na kita yan ha, Facebook. Picture nito niyan atin mga production team. Oh, diba? Oh, yeah. Anyway, mabalik kami mga kachat. Inian! Madams! Chatbalogan! Kana! Istorya kita! Want to know the latest happenings in the city? Well, now's your chance to be informed while being entertained. The newest talk show of the city for the people is here. Chatbalogan, hosted by Miss Mai, Dwayne, Mikey, and Joed. Tune in to Chatbalogan every Mondays, Wednesdays, and Fridays, 5:30 to 7 p.m., Channel 7 of Decobeam Cable TV. Catch us on Facebook too because we'll be streaming live through Star Radio's page and through our official Facebook fan page. Participate in our games and get a chance to win awesome prizes! Chatbalogan, kana, istorya kita! Kung may pasamukta, pagkikusa ang mga natatabuyan na Chatbalogan ka na, istorya kita. May papakiya na kami hayo mga something na related na natin mga ka-chats for this episode and you have just to guess the right answer. Kung makatigo ka, you will get a chance to win 150 pesos worth of load. All you have to do is type chit chat space your name space answer and send it to 0908-819-800. So the trip chat question for today is, what does SDS stands for? Diba kanina, ang pagtawag natin kaya Ma'am Siao, may ada SDS, may dato, gin-define natin kung ano SDS. So now, what does SDS stands for? Once again, you just have to type trip chat space your name space your answer and send it to 0908-819-8000. Again, we now have to move on to our next pa-game for today. And that's what we are going to call chat box. Okay, this is what's in the box. So, niyan, may dapita, papakadiyo natin na natin mga ka-chats. And may dapita din yung mystery box. Ngayon, susunod nila again, nila mga kamot. And all you have to do is hulaan kung ano ang sulod handbox. So, kung mahulaan niyo kung ano ang sulod ang box, magdadaog ihapon kamuhin 150 pesos worth of cell phone load. And all you have to do is type chat box, space your name, space your answer, and send it to 0908-819-8000. At this point, karuhin namin pasalamatan na natin mga sponsors for this episode. Thank you so much, Proti, located at Mabini Avenue beside Flowers of Joy. Thank you so much sa natin, Mailbox, located at San Roque Street near Summer College. Damo salamat at aton cake yan nga adlaw Goldilocks, located at Chatbalogan City Branch. Happy Goldilocks po. And of course, thank you so much, King Bin Cafe, located at Del Rosario Street, Chatbalogan City. Kakamustahan ko naman kamo nga dahil aton Facebook world, ha aton chat room. Hello, and maupay nga kulog to Ulysses Basa. Nasi niya, good afternoon, Chatbalogan. Hello to Jackie Guasis. Good evening to all of you. Good evening, yapo na imo. Nasa rin ni Esther Familiar. Hi, Ate Mayra, musta? Ay, may dahiya. Kinig ka man, Miss Mayra. Hi also to Opelia Pedraza. Sabi niya, watching daw siya. Watching also, Ma'am Rosario Raitos. Malakuan ni hira, mga teachers. Nag-watch yan na
na gabi. Abby Acevedo, hello po, watching from Tacloban City. Chatbalogan, pa-shoutout naman po, maupay na gabi. Maupay na gabi, gihapon na imo. Hello we also to LV Uy, to Pasio Cabarles, Cabrales, na yan niya. Hello po, good evening, watching from Binsurungan. Ano, kararayo man ini, grabe. Thank you so much. Hi to Rowena Gruta, good evening, Chatbalogan. Nasa rin niya, good evening, gihapon. Sabi ni Samuel Annabel Digea, maging positibo lang ang mga parents. That is very right. Sabi naman ni Kim Lim, mas damo pa nga oras para maintindihan ng makilala han mga kag-anak ang ira mga anak and vice versa. Yes, very true yan. Thank you so much. Sabi naman ni, hi also to Vilma Nuevo, Purita Girl, Nabini Dang, good eve po, from San Jorge. Wow, from San Jorge City, charot. Clarita Tamayo Dadulia, good evening, Harima Tanan, good evening, gihapon po. Hi to Sir Alicia Hamin, hello po, minimize, okay. Thank you po. Hi to Ma'am who's Josie Naagas Kimura, watching any from Japan, thank you so much. Hi to Ma'am Shay Nuevo, maupay good kining nga programa. Wow, daw mga salamat po ma'am. Thank you. I-encourage ko po ang mga bata pamati hini nga programa. Pero maupay liwat po, kun live liwat po hiraha radio kay base makabatiliwat it mga kag-anak. Yes, live na live po kita yan ang mga local radio stations nga niya, Sudan, Han, Katbalogan. That is it for our chat room for today. This is your host once again, Mikey, back to the studio. Okay, so we're back. Hello? Gan talaga pag-live, di ba? Okay, back to our program. Ini mga kasangkayan ay Chatbalogan kana! Istorya kita! Yan, kaupo lagi hapon na ano nato na natin mga ka-chat din niya atong studio, ang atong Schools Division Superintendent, Dr. Siao, nga na natin gihapon sa mga parents, nga nag-move gihapon na naparahan, home-based na learning. Pastor Love, maupay nga gabi otro ay yung aduha. Magpapadayon po ang atong interview, ano, gutay na lang ugaring nga oras. Ayan. Alright. So, istoryahan naman po natin dito han aspeto han mga monitoring teachers ano kay mag-visit-visit manirang atong panimalan ng mga estudyante. Kamusta naman po kaya Dr. Siao and Ira Safety? Thank you so much, Sir Dwayne. Of course, part sa atong learning continuity plan is ang integration sa atong tinatawag na minimum health protocols. Mm-hmm. Na talaga, much as we desire to ensure the continuity of learning, we need also to ensure the safety, health, and well-being of everyone. Meaning, dirira mga bata, dirira mga kag-anak, of course, ang atong mga teachers, school heads, na bukos na actors in atong learning delivery yan ang mga school year. And so with that, because of Educat Balogan Bayanihan, so ang mga teachers natin, dirira-hira mag-aatinder ang mga enrolled dila ka ila school. But in order to limit their exposure, kailangan na barangay-based ang pag-atinder. Such that our teachers were organized by barangays according to their residents and the communities they are assigned to. So that mag-monitor hira, for example, ang mga ADHA center of the city, of course, may mga din-assign na ito ng mga monitors. So ang mga teachers na ito, dirira-hira advisor, dirira-hira subject teacher, at the same time monitors. Again na may focus learners hira, dida ha community. So regardless kung ada hira nag-enroll ha hira school or diin man for as long as within Katbalogan City Division, kailangan i-check nira kung talaga ang bata na nakaka-learn ba siya, nagpa-follow ba siya sa schedule ng RDI, ng PBI, of course, using the modules itself. Mm-hmm. So sugal ito. So therefore, we need to ensure their protection. So, din-ensure na ito na part of the expenditures sa ira in OOE are the PPEs. So, may mga face shield hira, may mga mask hira,
of course, they are reminded and trained na talaga i-integrate ni Rahayla system yan na ini ng mga minimum health protocols, ang social distancing po. Mm-hmm. On the part of the parents naman, Pastor Lavalo, gaano ka-prepare naman na natin mga, ka-prepare na natin mga parents na mag-accept? Especially, diri pa man good kita gaano nag-accept ano, yung mga bisita, ato pa rin malay, naging practice natin lately, hand quarantine. But now, na magiging parte na han aton sistema, ini nga pagsulod ng klase, ano, na may mabisita ng mga teachers sa atong panimalay. Ano kamusta naman ang preparation natin or pag-adjust? Siguro ito nga aspeto, ano, una nga talang importante nga ang maatubang good and responsibilidad ang kaganak good. Yes. First and foremost, kaganak good, hindi natin subunan bata na, sige anak, ikaw na itong gawas, yung maestro ang gawas. Yung madali lang kasi kita na yung sanay, diba? Nakagakiwag, bagay, subuan natin mga anak. But this time, let's really, number one, safety na itong kabataan. Mm-hmm. So, ibubutang talahiran na itong pangapanimalay, hindi talahira mag-uulat kung makuha na hanmodius, saan kag-anak, anhini ng mga modius. Pero pag may nabisita siguro, ay sabihin mo na itong gihapon niya habit nga, naranyari kita na itong panimalay, once mag-entertain na kaitahin so-called stranger sa aton, kita mismo nag-observe gihapon nito itong protocol. Automatic, haamon balay kasi drinking, sugad na amon hindi. Anak mo, main door, may nakamigin buta nga hook hagawas, nakabitay nito na amon mga masks. Or, may dami mask of the day. Mask of the day, nakalimit nito ang papa, mama, mga anak. Or, nga, whenever nga may maabot nga niya, bisita, right away, that day, marang ka, may mask for you na ka-ready. So, naghimo ka, ano ba, nagharanin mo gawin? Saan naman ang door? Example, yung door ito, dito sa pit, may dal kami, dito yung visitor siya. For visitors siya, kung may naabot nga ni, or may anong mong baksan, tinatawag nga, ano mga disposable nga mas, ay din nagudiharan niya na mong sultangan. So, whenever may naabot nga, di rin yung gin-expect, pulot na kami diretso itong mas. Parang, sige na mamimiling pa muna. Kailo. So, siguro pwede natin kasigunan kag-anak, kahit makuli mang good nga mas, yung kita na, hindi ka makaradlok ba, may pwede ito. May COVID dito iya. Ikita na mismo maghimon fitan nga protect yun kita. Oo nga. Dan natong kamurayaw ba? Diri kita madarahin. Pirmi na pulba, pulba. Takay makuan ko kita. Makapito ba niya aton. But siguro, ito nila nga aspeto, I would again encourage yan. Okay. May mga kag-anak kasi nga madali-dali kung makasubo yung mga anak. Eh, anak, ikaw nila ka dito rito. Anak, eh, siyempre, mga bata, bisan 10 years old, pwede na kong subuon. But this time around, ayaw natin kalimiti kag-anak na safety lang natin mga anak is a primary concern. So, safety ko na irakita nala ito between the teachers and our children, pagkuhan remodules, pagkuhan instruction, pag-fill out that form, atun ko dito kag-anak responsibilidad. Yes. Mapasingit lang ko, ma'am, kasi na observe ko kasi schools, di ba, nga even ang mga lola, di ba, na kayo ira mga parents at mga parents na students, most of the time, mga lola ang miskan at the school, mga lola nakad to. So this time, kung sugan na kita ang situation, ma'am, ang paano ito kung lola ang nakatoka nga magbantayan ang radyo klase ang bata? In fact, mamay, ang atong sa division nag-come up with proseso ni what? Guidelines as to the health protocols na dapat i-observe in all the processes that we will have to undergo. Like, na-involve ang parents. Like, ha-distribution ng modules. So, may proseso kita. Ang mga kapanak na makatuwa school, may mga susundo nila mga steps, mga processes before nila makakuha hirap one. Of course, integrating ang mga health protocols. Mm-hmm. And of course, maupay unta, I hope this is another opportunity na makahangiwa ko kan mayor, kan ma'am step liwa, itong QR code na ma-integrate unta namon in our processes sa module distribution para po madali ang contact tracing, kumbaga. So every time kung hinong makad to, in fact, this is one of the things that we were able to discuss kanina with the public schools district supervisors na aside from, of course, dito ka community, meron ng mga
kubang hawak ng mga kaniniing quarantine pass, QR code. But then we're not sure na inihiraliwat ang makuha sa mga modules for their children. So maupay yung tama, magkakaroon kami ng database kung baga sino ang authorized na tagakuha ng module ng bawat bata sa in every school. So that in-enroll na kung nila database and we will request the city government na makuha-cover nila yung issuance for this purpose ng IDs with QR code para on the tomorrow's 13, ang Division City is our schedule actually na mabibigyan kami ng mga QR code may quarantine pass. So that all schools, all the teachers, all the school heads, including us in the Division office, will be covered by this. But naangyo kami na maaapi ang natanan ng mga parents who are authorized to claim the modules para ma-integrate na. Oh, that's nice idea. No, nauunta pag namamatiya na in local government unit, ito nga gin-propose ni Wati Ma'am Siao. Okay, one last question kay Beda na mga timekeeper. Oh, by the way, ma'am, karin natin magpasalamat kay Ma'am Pilar, Ma'am Butol. Salamat, teacher. We are Chatbalogan is proud of you, ma'am. Ma'am, ito kasi na akong hiya para ato mga for the inclusivity of this program and mas maintindihan ang luwat talaga nila. Thank you, Ma'am Pilar, Ma'am Butol. Salamat. Alright. Okay. So, ma'am, one last question po before kita mag-end dito ng hininga portion. May napang nilasunod yung portion yes. So, ma'am, hindi yan ang bulig ito ng local government unit as you have said earlier for both of you po nga question. Makakabulig po ba ini para maging magkamayin ng impact? Hindi yan ang mga interventions na ginibubuhat ang LGU at City of Chatbalogan, ang Office of the Mayor, ang Sangguniang Palunsod or City Council. Makaka-advance ba ini education ito na ato mga anak despite the fact or the challenges of no face-to-face classes? Actually, dakoy at bulig ha aton sistema ng mga modalities yan na pag-deliver ha aton education ha aton mga kabataan yan na. In fact, sabi ko nga, not all schools divisions are fortunate enough to have the support. To tell you, I'm very proud and happy to say, to announce that it's only Chatbalogan City ang very first buko sa Region 8 na nag-express good yet din sugad niya modality. Yes. And I'm proud of you, Ma'am Steph, of course, Vice Mayor, for all this support. Talaga, we're very proud that it's actually acknowledged by the region and the central office. But then as of now, of course, meron ng mga LGUs na nagsusupport na liwat with RBI na DPI like Tacloban, like but what's very good in it, we're the first one. Wow, nice. Ano pa, what about ka ng yes, Pastor Love. Kasi may mga iba nga nasa nag-away or klase. Pero yeah, diba, what do you think po? For me, you know, representing the parents, I would say nga, dako liyo na naman pagpasalamat na talaga gintutukan na natin local government ang istoryahon, hiunong han, edukasyon ng kabataan. And nakita ko mismo, personally, a witness kay Kung na member han, civil society organization nga member han, city school board. Nakita ko ang pagburublig talaga han, LGU, and DepEd, and ininan, hindi ha, community nga. Ang tanan nga efforts, tanan nga resources, nakita ko ang budget nga ginibutang mo ginhatag. Nga di-exhaust ang mga pamaagi nga pwede ha radio, pwede TV, tas may da pa online nga ira connection ng kabataan mismo. And ira like mga group chats ng kabataan, and ira whole class, and then ada paghihapon and aton anatong printed na nga module. So, gin-exhaust good nga tanan. Ako mismo nalilipay ako ito. Kay, as a parent, may ada ko yan na options. May ada ko choices. Waray na good rason. Siguro nga, diri namon ma-access ang ano nga edukasyon ang makuha na akong anak, hiniya na nga tuig. Siguro diri na liwat na akong ibutang ang expectation na mahihingpit ang proseso. Kay, diri mambut talaga. There will be no perfect process.
So, ako, ginandam ko na lang kong kalugarihan para lang di ako ma-disappoint. Rather, I put the parang burden ha akong kalugarihan nga ang success on education hanapon niya anak for the school year 2020-2021. It lies on how I will do my job as a parent. You are the first teacher, you are the best tutor, you are the greatest influencer. Yes. Thank you so much. Oh, pero actually, pwede overnight. Kaya actually, pwede nga i-comment dito ka Miss Mikey. Kung pwede ko na hilapa pa ka oras. Sana. Meron tagtad na kasi kita airtime, may mga. Invite na natin ko ni Pastor Love, ano? This is not our first time. Yes. Para mo man mayor, di ba? So definitely, mababalikan natin nila as guests. Dapat pa talaga yung atong mga ipapakian na ira. So, I would like to ask them for, ano, parang word of wisdom, parang ano mga listeners, as well as ang atong mga nagkikita yun ang mga oras ba? Yes, Ma'am Shao. Okay, so, hangatun nga mga tanan ng mga viewers, mga kachat baluganon, DepEd yun na is steadfastly carrying out our mandate to really bring education at the portal sa residents at mga kabataan. But again, it takes everyone to educate a child here in Chatbalogan. Yes. Kaya nga, bayanihan ang theme ng ating plano ngayon, So that's why we consider the contribution, the help of everyone to make all our plans, our steps successful. Like Mom Love, how we wish and pray na tanan ng mga parents na sugad ka kalawo mangila pag understand pagsabot pag embrace sa new normal education yana. I know that we can beat all these challenges of this COVID basta magpurubli magpurusa kita. Yes, from Pastor Lubel, ano, and of course Pastor Lubel. Yes. Thank you. Tanang nga nagkikita nga naman niya na ano niya programa, ano mga kachat, mga parents, mga kag-anak, anakong pagdasi ka, ato nga tanan. Kaya nga tuwig talaga, so year 2021, di rin yung masayon bago inihiya. Pero gibuhat po ha Department of Education and LGU nga maging masayon para ha aton. So an aton na la, siguro an aton willingness mismo nga maka-adjust din nga sistema. Ngayon, ada kihapon, kaupo na natin asawa, natin paris, ngayon, sa upalimalay, nga buruglig kita kung ano-ano upay nga sistema para hatun kanya-kanya nga sitwasyon na natin palimalay. Ngayon, magiging excited kita kay ang mga bagong abutang exciting man ito here. And maging excited kita pag-eskwela, iba ang style, iba siguro ang pamaagi, pero damo ang dako ang pili natin mahibaruan. Siring ko pa, ada na ang hibaru natin, ang mga subjects ng mga bata, siguro di rin natin ma-absorb, pero ang the learning in itself, the education of the heart. Because I always, you know, remember this line, the heart of education is the education of the heart. So, talaga dida good kun ang aton relationship ha family, kun mag-recon, pinaagi niya sistema, kun anong trust ng bata ya kag-anak, ang pag-alaga ng kag-anak ay anak at i-anak, kun ini ang time na gagamito natin na mag-recon ito, then this school year is a success. That's more than enough. Ko, women power talaga kita. Yes! And with that, tapos sa namin, Dr. Marilyn Siao. Thank you so much. May kami ko siya yung regalo para hayo. Thank you so much, Dr. And of course, Pastor Lubel, flowers of joy po ito. Flowers of joy. O picture naman, guys. Anyway, flowers of joy po ito for your
needs sa mga flowers in any occasions, special malito or ordinary day, contact na po ka mga flowers of joy. Mabini Avenue, Chatbalogan City, Hi Joy, Malatan, and partners, di ba? So, may papakita ito nila, ito na yung mga television sets, especially at Facebook page, and of course, nila ito mga FB pages, na hapag kaya na live, ito mga contact numbers at flowers of joy. Grabe ka, mag-usay talaga niyo mga mga darating. Alright, kanila ka mo mga Chatbalogan, magbalik pa kami, and Chatbalogan, kana, istorya kita! Want to know the latest happenings in the city? Well, now's your chance to be informed while being entertained. The newest talk show of the city for the people is here. Chatbalogan, hosted by Miss Mai, Dwayne, Mikey, and Joed. Tune in to Chatbalogan every Mondays, Wednesdays, and Fridays, 5:30 to 7 p.m., Channel 7 of Decobeam Cable TV. Catch us on Facebook too, because we'll be streaming live through Star Radio's page and through our official Facebook fan page. Participate in our games and get a chance to win awesome prizes! Chatbalogan, kana, istorya kita! Kung may pasamukta, pagkikusa ang mga natatabuyan na Chatbalogan ka na, istorya kita. Ayan. What is up once again, ha? Ating mga Chatbaloganans, welcome back to our chat room. This is once again your host Mikey, and I am now with my beautiful guests for this episode. Kailangan pa naman natin mga kaibigan. And now, mag-uuyan na kita ang ating Mystery Chatbox! Wow, Mystery Chatbox. Sorry, mag-ngayaro ng microphone. May microphone. Ah, dali, may microphone. Parigyan na natin mga Chatbaloganans, microphone pa yan. Pero anyway, highway, yan na. Na-explain ko na ha iyo. Kung hino man ang makakahula, han aton mystery box for today. Magdadaog kamuhin 150 pesos worth of cell phone load. Ganyan ang kakamustahon ko ano yun akong mga ka-chats for today. Hello po. Mom Love, kamusta po ang experience sa Chatbalogan? Grabe, it was so fun. Oh, Marisho talaga. Salamat pag-inviting me. Thank you so much. Gihapon po ang iyong pagkani, Mom Love. And of course, Mom Shao, kamusta po ang iyong experience sa ating Chatbalogan? Really a great experience. Terrific. Magalingit kung ano ABS-CB. Oh, honey. Grabe. Thank you so much po ating mga Chatbalogan. Ka-chats for this episode. Ngayon na naman ang akong pakihana, Ma'am Love and Ma'am Shao. Familiar ba kamo ha atong mystery box? Ha, atong what's in the box challenge? Familiar naman, Ma'am? Yes. Ano, Ma'am Love, ang maging kakahadlukan? Something mga creepy things. Creepy things like ang mga na-cross, ganito. Oh my God. Ikaw, Ma'am? So, microphone, Ma'am? Mga crawl na mga kuha. Wow, very perfect nga yan na natin niya na mystery box kay mga... Hello, grabe. No, okay pa ba natin halas, Didi? Tumitindig na ang aking balay. Oo. Yan na, Ma'am, Ma'am Shao and Ma'am Love. Magdudunga na niyo kamot. Okay? So we will give you three chances han paghula kung ano ang sunod natin mystery box. Game ka ba ka mo, ma'am? Game na. Ano niyo gusto? An buhi or andiri? Andiri. Andiri buhi. Oh my God. Char. Ano na natin, medics? Charot lang. Here we go. Tingnan na natin ang atin mystery box. Dili lang pwede kumita din ni ma'am, ha? Iksusunod na natin na natin kamot. Alright. Hi na. Diri tatakla mo. Taklo yung screen. Taklo yung screen mo. Yes, taklo ba ng screen? Butangin yung papila ni mo screen. Screen? Butangin. Once again, hello ha ito mga viewers sa natin Facebook Live. Okay na po ba direct? Pwede na natin i-reveal ang natin mystery box for... Awan eh. Anatong mystery box for... Ay, nadamuman ngayon na itong camera, ano? Yung maniman talaga ngayon ang Chatbalogan, grabe. Okay. Siyempre, kay bongga natin mga guests. Ano na?
maligid anay ako, Ma'am Shawa. Maligid anay ako para kamo an maguyagan natin mystery box. Are you ready? Ready, ready. Ready, ready. In 5, 4, 3, 2, and go! Dungan ka mo nga. Dungan? Yes, dungan. Oh! May dad, yes, pwede tumustong ma'am. Oh my God! Ay! 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 Grabe ka lang ma'am. Kita lang paano mo nga na naman halas. Ah! Ano, let's inside the box. Pwede ma'am. Hello? Pwede. Yes! Ma'am Shao! Go Ma'am Shao! Ikaw naman po. Oh my God! Hello? Hello, nawara naman. Ah! Hihinga rin. Dito, dito. Yan. What's inside the box? Guess, Mang Shao. What's inside the box? Paray na ako, nahiyalong din mo kay Mang Shao. Ma-fur, yeah. Okay? Ma'am Love? Oo, ma-fur. Ano yung mga things na ma-fur? Ma-fur? What's inside the box? Nakiwa kasi. Nakiwa. Nakiwa ba rabbit? Pero maaaraw. Second guess? Parang, I don't know, parang sponge siya. Sponge siya? A furry na sponge. A furry na sponge, that's our second guess. And for our final guess? Yes, pwede niyo kaptan o truma kung kayo pa niyo. Sige, last guess. For this game. Oh my God. Kapti na ma'am ha, dapat i-bring it. Ma'am, dapat kuha ko na hiya. Para ma-reveal tahiya ko na ng sulod niya. Revelation. Revelation na ini. Reveal. Are you ready? Duha ka nalang ako ma'am. Buling ka mga duha. Akong support. Oh, support. 5, 4. Okay, kamot. Kamot pa na to. 5, 4, 3. And our mystery box, our mystery, mysterious, very mysterious. Sorry, matitong kalahan. Kaya ba? Kaya ba? Kaya ba ma-reveal? Sige, let's try. It's a challenge. It's a challenge. Kumita kasi ako kan mayor na. It's an animal. Kumita ako kan mayor. So ano na natin? Feeling ko ano niya? Diria living thing. Sige, pero may tanggalon ma'am, tanggalon pa. Pero may nagpapakiwahay. Okay, may nagpapakiwahay pero diria living thing. Sige daw. Kitten? What is it? Sige ma'am, shout. Okay, kumita ka naman. May ka na courage. Kaya mo ito. Oh my God. Oh, diba? Bandila na. Hala, kairo man ito nga, bird. Oh my God. Love, oh. What's that? Ano kaya yan? I-reveal na ba natin? I-reveal na natin, ma'am, love? Kunin na po natin. Hala, ako talaga. Kunin na po natin ang ating mystery. Mystery. Kuya, nakagatin eh? Derek. Oo. Derek. Uy, grabe ka man. Abrihin na lang. Ha? I-reveal na natin kanda, ma'am? Bakit ba? Huwag hila na lang yun. Or? Hilinga.
Hilingan na lang niyo, ma'am. Okay, pero... Oh, grabe ka mungkin kuhaan po niyo yung hair. Thank you so much. And what's the name of the hamster, ma'am? Guinea pig. Guinea pig. Guinea pig. Sorry, ma'am. Guinea pig. Guinea pig. Guinea pig. Guinea pig. Guinea pig. Guinea pig. Ah, thank you so much, tata. Tata natin yung makusog na palakpakan. Ang ating ka-chat for today at my one last challenge. May na pa akong one last challenge para ang ating mga ka-chat. Ma'am Love, nasayaw ka, Ma'am Love? Diri. Ikaw, Ma'am Siao, nasayaw ka, ma'am? Yan na, papasayawin ko ka mo, ma'am. Ma'am, tututuan ko, anay ko ka mo natin steps, okay? One, two, three, and... Five, four, three, and one, two, three, four, five, six, seven, eight. One, two, three, four, five, six, seven, game. Yun lang. Ready? Five, four, three, two, and. Oh, pero. Thank you so much, Miss Mikey. Ayan, nag-enjoy natin mga ka-chat, ano, ang mga papulo ni Miss Mikey. That's right. Okay. Do my best. Ayan. Ay, may sapit ka? Ha? May sapit ka dito? May sapit ka yung other side? Wala naman. Wala naman ako nakikitan. Actually, ako na lumasalo, ha? Ani na Maria? Sorry, ani na Maria? Nakikita ka mga kakaiba? Ayan. Pero may... Oh, may na... Pero actually, may nakikita mo fresh. Oh, sana naman. Ako ba yan? Ako ba yan? Fresh pa talaga iya. Okay. Diba? May nag-enjoy. Ano ba? May nag-ayakan. Tawa. Trodo? Ano ba? May datalaga din yung sign. Oo. May taong nagpaparamdam. May taong talaga may emoji. Oo. Wow. Balita mo nga ka, chats. Adi na natin binuhulan sa kanila. Kuya Joed! Nakain ka daw lang kanina. Tinong more kung nagkinain ako kanina. Roll VPN. Yes! Spice. What do you call that, sir? Chili. Green.
green chili powder, and she also added chili powder, chili powder and paste. Yeah. Alright guys, that's it for meal box. Very big. The food is so good. And if you want cheap and authentic Japanese food, finding them on the meal box and their place is also Instagrammable. Okay, by the way, their food is so good, especially the ramen. 200 plus na, and then good for two people na, so seven ka pa. Anyway, thank you so much for the warm welcome, meal box. Thank you so much. Episode, we call it Kachat Take Away.
away yan ang Kuya Dwayne. Yes, of course naman. Kailan ka kalimutan ko, di ba? Ano atan ka chat mo sa for today? For tonight nga yan. Pasok, chat mo sa hope. Yeah! Oh, what? Values. Yes, so that is our core value for the week. Responsible. Yeah. Every week po, may napong isa kita i-focus niyo sa mga core value. And you're right from the chats and other mga chats. Okay, so what's our takeaway, ka-chats? Ako na laanay. Sige. Ako, ang tumatak ha ako niya takeaway yan na ano is dili lang ngayon, anaton online classes, dili lang ngayon niya responsibilityhan aton teachers nga na aton students. Now, it is also mabugat di hapon nga responsibilidad han aton mga parents. Kaya syempre, aadahin na dapat to guide their of course, children. Aww. May sound effects ako makalugyan. Yes. Ako naman, yun akong takeaway, damo, may dati kang na-proti, may tika. Same pagiging responsible han online classes dirila ada dirila burden han teachers dirila burden han kanang parents dirila load burden han students burden naton ini nga tanan kay anaton mga estudyante whatever they become hiray magiging future han aton nation so kinahanglan maarang gud kita mag-adapt kun ano an aton sitwasyon yana. Yes, garako naman ang akong takeaway. Not only the teachers, parents, but as well as the whole community, di ba? Yes, talaga kailangan natin pagburugligan. Itong pag-skwela, ito natin mga anak. Yan lang ang panahon. Dara paghihapon kay na-face kita, na-apubang kita challenge na no face-to-face. Ang mga natin if we face. So kailangan kita nga tanan all together, we beat COVID as one. Wow! Wow. Bako na! Class takeaway ano is the word responsible for this week. Nabalikon ko lang ako ano ginsereng gihapon din ang last episode naton nga let us not take the responsibilities nga ginahatag ito naton mga leaders for granted. Ayon naton pagkawa nga kay hiragihapon sa ripanganin ni Schools Division Superintendent kanina no as early nga nagkabayada COVID nag formulate na kung ano ang plano. So, on the part of the students and parents and the community as a whole, the barangays, magtinambuligay kita para di rin makarag ang mga efforts at mga pitag ng atong gintikangan. So, amulad to, let us all be responsible ng tanan na atong gibubuhat. Alright. Okay. So, yun. Kinaliwat kita. Yes, and kanina nga yan, gihapon na natong trip chat, di ba, nakalimutan natong pag-reveal kung ano ang meaning natin, han SDS kanina ni Ma'am, yes. Ni Ma'am Siao, the meaning of, SDS stands for Schools Division Superintendent. Schools Division School. So later, maglalive kami, nga ni Gallops, naman kunhino and winners, and trip chat, and the what's in the chat box. Yes! Okay! Okay, so panahon na luwat. Para tapusin na sa nalot niya episode na itong programa, magkikirid ka utro kita ha, Biyernes, din nilagyan po na pinakabago nga nag-uusahan nga talk show han siyudad han Chatbalogan, inihan, Chatbalogan! Kaya, istorya kita! Want to know the latest happenings in the city? Well, now's your chance to be informed while being entertained. The newest talk show of the city for the people is here. Chatbalogan, hosted by Miss Mai, Dwayne, Mikey, and Joed. Tune in to Chatbalogan every Mondays, Wednesdays, and Fridays, 5:30 to 7 p.m., Channel 7 of Decobeam Cable TV.
catch us on Facebook too, because we'll be streaming live through Star Radio's page and through our official Facebook fan page. Participate in our games and get a chance to win awesome prizes. Chatbalogan, kana, istorya kita. Chatbalogan ka na, istorya kita.